Yo, what's happening with ya? This is Weasel Steel Skin ng El Guerrillo Malagueros Bulacan's Finest Production or BF Pro. Once again, welcome sa One Sided Mind Channel kung saan tinatalakay natin ang mga bago, luma na mga kanta ng mga idolo natin mula sa kampo ng Donggalo or pati na rin sa mga affiliated dito at sa mga kaibigan nila. So this time ay lalapag tayo sa channel ng Pampanga's Finest and ito ay pinamagatang Sekigahara, okay? Sekigahara. So, 9 minutes to. So, ano ba sa description? Okay. So, maraming artist to. So, kung Sekigahara, kung ang nire-representa nila, ito ay parang yung sa Japan, no? Hindi ako magaling sa history, but ito ay siguro parang kumakatawan sila, isinasakatawan nila o sinasalarawan nila dito yung mga samurai sa Japan noong Tokugawa era, parang nagkaroon ng civil war, nung lumaban yung mga samurai sa gobyerno or nung may sarili silang digmaan na yung mga samurai nakikipagpugutan sa kapwa nila samurai pero magkakaiba sila ng clan. Okay? Baka ganun nga, no? Kasi anong dati kasi kapag ka samurai ka, yung high ranking na sundalo ka, no? Minsan ginawang laro ng ano yun, ng mga emperor, no? Na kapag ka ikaw ay nakapugot ng ulo ng isang samurai to the other clan ay may kaukulang presyo yung ulo ng isang samurai, so you have to collect all those heads para magkapera ka. So and then ito yung mga samurai na talaga namang matitindi yung mga katana, no? And most loyal soldiers, okay? Sana nga ganun, no? Wala sila. Okay, pasok! 045 Pampanga's Finest Donggalo Records. Repeat! Ako'y kabilang sa mga lisensyadong sumabay, pinapila na manakit mga sausaw na sumakay. Kabahan ka na tungaw kung di na ako mapalagay, baka sa'yo ko masampal yung batas ko nga sa kamay. Porke manas yung bulsa, yung ulo lumalaki na. Okay, eto na kagad, ano? Simula na kagad, Dogsta, okay? Sinabi niya dito yung baka sa'yo ko masampal yung batas kong nasa kamay. Alam naman natin na yung kasabihan na sinabing wag mong ilagay ang batas sa iyong kamay. Meaning, magiging marahas ka, magiging vigilante ka, and then at the end of the day, magiging ikaw din yung masama dahil you're doing this against the will of fucking justice, okay? So, meaning, sinasabi niya dito na baka sa'yo ko ibunton yung karahasan. And then, porke manas na yung bulsa. Okay, yun na. Yun yung parang sinasabi na porke marami ng pera, malaki na yung ulo. Lamang tangan ako kung di tayo magkaiba. Kalmado, bumitaw, di matuklaw at alisto. Sanay sa gubatan na para bang apokalipto. Sibak sa mga... Ano ba? Papahintuin mo ba ako? Lupit mo, Dogsta, man. Yung Apocalypto is one of those, what do you call this? Napanood ko kasi yung pelikula na yun, ano? Ito yung, ano, yung tribe na nasa gubat ang eksena and then nagpapagalingan silang mang-hunt or... kasi yung nag-ano sila, parang labanan to ng tribe, no? Because one of them biggest tribe na sa eksena ay binibihag lahat ng ibang maliliit na tribe and then they ended up being sacrificed para sa kanilang Diyos. So magaling si Apocalypto doon, yung pinakabida doon, no? So hindi daw madaling matuklaw. Ganun ang ginawa niyang reference. Galing. Patrono, maling pagkakaupo mo. Ngayon nyo, subaybayan kung paano ko mapayukuto. Sanay magpaliwanag sa kalsadang madilim. Ikaw sanay na umaray sa barang madiin. Walang nakaalami kay ina...
sanay na umaray sa barang mariin. Ibig sabihin, ang daling ma-penetrate ng depensa niya sa pagsusulat, no? Abot palihim, patago kang dumama, sabay uwing umiiling. Ganyan ang marupok pag nagalusan madaeng, pinakitaan ng suntok ng barakong di mo kasi. God damn, okay. Bago tayo mag-move forward, ano, malinaw lang konti, ano, sa ating mga bagong tagapakinig, sa mga bago nating tumatangkilik sa larangan ng musikang Tagalog rap, mga kapatid. Yung pag nakakarinig po kayo ng mga ganitong klaseng pagsusulat, hindi po ito ibig sabihin ay they're mad dogging off against somebody else's. Hindi po ganun yun. Hindi po mad dog yung mga ganito, ano. Ibig sabihin lang po, kasi po itong larangan po ng Tagalog rap or ganitong sining ng pagsusulat, ito po ay parang tagisan ng meron po kasing ano, tagisan ng pagsusulat ito. Ito po yung paghahasa na rin sa sarili mong estilo, no? Sa sarili mong paglalaro ng sulat, kasi po ito po ay ang pagsusulat po sa pluma sa Tagalog rap ay talaga namang walang tigil, walang katapusang pagsasanay, dahil ang daming salita diyan, eh. Ibig sabi, nakita niya naman yung ginawa dito, no? Ganyan ang marupok pag nagalusan madaeng. So ibig sabi, kumbaga, imbis na sabihin niya ng punto per punto na direkta, ay nilalaro pa niya. Mas pinapaganda pa. So ganun lang po 'yun. So hindi ibig sabihin ang dadalag ng ibang kapwa, ng iinis, ng bubuli, na it's just a pen game, okay? Pen game lang po 'yan. Naging feeling sick, MC'ing naging disease, na imbis na gumaling sa cannabis, sa paragis, ang taragis, sa patagisan ng isipan, sila ang nagpalabis, na isip at ang di man lang makabalik sa mga disa. Ang haba ng setup niya doon, ano, lupit nun. Pero yung unang ano niya, no, gustong-gusto ko yung una niya, ang daming feeling sick MC na sick MC'ing naging disease. So when I say you're a sick MC, ibig sabihin noon sa positive way ay malupit ka, magaling ka, no? Pero yung nilaro niya yung sick MC na naging disease, so parang sinabi niya na yung dalawang salita, imbis na gumaling ay may sakit pala at then namatay. Galing, galing. Mga disa ngayon sa amin magsiiyak ay dayo. P, E, Proton, Galo, to di lang dugong aso. Bars ang hinahanap, bars ang tinadayo. Di tinutulugan na bars ng balibago. Dito di... Facts, mga kapatid. PF Pro is one of those established group sa under ng Don Galo Records. Now, PF Pro, you can't sleep on the bars of PF Pro, mga kapatid. Isa na ito sa mga matunog ng pangalan, dahil alam nyo kung bakit. Hindi tutunog ang pangalan mo, ang grupo mo, kung weak ka, no? No? I mean, may dalawang klase ng tumutunog ang pangalan. Yun yung pinagtatawanan, at yung iba ay pinapalakpakan. At ito ay pinapalakpakan, man. PF Pro, man. Shoutout sa iyo. Shoutout sa lahat ng aking mga kapatid dyan sa PF Pro. Yes, sir! Tinabago, stilo niyong pulok, para lamang sa piso, prinsipyo ni lunok. Anong tap na kung di ka papugok? Baka tap na tap na natili sa tuktok sa ka... Man, okay. God damn. So tama nga, no? Sekigahara. Fucking samurai motherfuckers right here. No? Mga elite killers, man. Lupit niya dito, ano? Anong tap na kung di ka babugok? Baka tap na natili sa tuktok. Lupit, no? Tap na tap out. Sinabi ni Ali Tap-Tap. Tapos nilaro niya ng baka tap na natili sa tuktok. Parang kinokorrect niya yung si Tap-Tap, okay? Kahila pagbaba, hindi na makapanik. Iti ko muna ang bibig at simulang makinig. Na makasunod sa iya, baka break ka leg. Ganyan talaga mga ligaw, tila ba di na makabalik? Ang galing dun, ano? Makasunod sa yapak, makasunod sa yapak, cap, break the leg, no? Yung, para nilaro niya yung yapak, like footsteps, tapos break the leg, pinagsama niya yun. Parang may iba-ibang angulo yung sinasabi niya dito, no? Kasi minsan, pag nagmadali ka ng paglalakad, or pag nagmadali ka
sa mga binabalak mo, maaari ka magkamali. So, ganun yung break a leg na isang masamang meaning. And then, yung break a leg na maganda ay yung parang go, beat the hell out of it. Do it, man. Do it. You can do it. Parang ganun. Parang pinupush nyo yung kasama nyo to succeed. Sige, labas pa ka, nagkapapangkapangan. Makita nyo, kaya nyo rin naman lumaban. Sa aming pagpiraba ka, upak nyo mag-dry up. Pag-uba sa pagganito, copy at the line up. Sige, labas pa ka, nagkapapangkapangan. Sino ito, mga kapatid? Ito ba ay si homie or si MC? No? Ang galing niya dito, no? Sige, labas mga nagtatapang-tapangan. Pakita nyo, kaya nyo rin namang lumaban. Okay. Man, ang tindi dito sa aming pagbiral, baka utak nyo ay mag-dry up. Wag umasa pag ganitong kabigat ang line up. Hell yeah. Man, facts. Okay. Sa aming pagbiral, baka utak nyo mag-dry up. Ibig sabihin, mauubusan kayo sa amin, mga kapatid. Sa bigat ng lineup namin, mauubusan kayo sa amin. Matutuyo kayo sa amin. Makita nyo, kaya nyo rin namang lumaban. Sa aming pagbira, baka utak nyo mag-try out. Pag-umasa pag ganito, kapig at ala. May umano pa na, Ilabas lang mo, makiraan. Hala, talahib, let's go! Para magpabida lang mo, makipagtirahan. Aking papakita lang ang tunay na kaibahan ng ginto na tinubog laban sa galing minahan. Lalo na sa mga bobong sa amin dumuduro. Bibingo ka na lang sa amin, one seat ay pumuro. Kala mo naman mayari itong mga pugo. Ako na ang puputol sa sungay niyong tumutubo. Pinili kang magpatapang para kunwari siga. Yung may mga tunay na ari pa kanyang tinira. Amen. Talahib na. Isa rin to sa mga matatalim magsalita, no. Grabe din to mga tumira, no. Sa man. Pinipilit niyang magmatapang kunwari ay siga. Alam niyo yung nagpapanggap, no. Iniiba yung character may marami tayong na wag na nating i-deny. Marami tayong nakakasalamuha or na nai-encounter na mga ganitong klaseng karakter ng tao, no, na kilala mo naman sa personal pero nagpapakasiga sa labas. Like they're living a different world dahil hindi sila kilala nung inaano nila, dinuduro nila, no. Ginawang konteng sarap para magpabida. Tignan natin yung tapang nyo para tayo'y nagkita. Yes, sir. Ha? Ang dami diyan kumbaga ito na maituturing mong isang saya ang COVID-19, no? Kasi ang daming nagtatago dito, no. Alam niyo yung kasabihang nagtatago sa ilalim ng saya ng kanilang magulang. Ganito 'yun. Dito sila nakakubli. Ang daming siga na nakatago sa ilalim ng saya ng COVID-19, man. Pag natapos 'to at umangat yung saya na 'yan, man, magkikita-kita kayo. Yes, sir. Kaganyan ng react nyo kasi inyong panalangin na kahit man lang makasilip sa pintuan namin. Kaso yung pinagbali-baling susi ay nasakin. Sige nga, tignan natin kung kaya nyo itong agaw. Man, okay. Sabi niya. Something strange, man. Merong may umamoy. Dali lang, ha. May multo rito, eh. Okay? Wala talaga yung sasabihin ko. Let's go! Sa sobra kong babad, Dracula sa kwadrate, sa sobra kong tamad, ikay mamamaya pa. Alas 9, mukhang mapapaaga, mulak sa Okay, medyo hindi pa naaabot ng sirkulo natin tong si Mr. Shen, okay? Mr. Shen, let's go. I wanna hear you, man. Ilong parang ngonging na mayapa. Kaso groggy ka nagago. Homie ang nansargo. May tulong ito sakin. Parang OG na nagpiano. Ako'y OP pati pato. No shit maiba ko. No click at dehado. Panulodi palitrato. Oh, sana namang pagra-rhyming to. Ano halimaw. Galing nito. Ulitin natin yun.
balibaling susi ay nasa akin. Sige nga, tignan natin kung kaya nyo itong magawin. Sa sobra kong babad, Dracula sa kwadrate. Sa sobra kong tamad, ikay mamamaya pa. Alas 9, mukhang mapapaaga. Mulak sa ilong, parang ngonging na mayapa. Kaso groggy ka nagago, homie ang nansargo. May tulong ito sakin, parang OG na nagpiano. Ako'y OP, pati pato, no shit, maibaho. No click at dehado, panulodi, palitrato. Ang galing ng ano na yun, ang galing ng yung flow niya. Galing, ganda nun. Minsan ano pag may pag nagsusulat minsan ano, ewan ko lang kung na-experience ng iba nating kasama to ano. Minsan meron kang flow na maiisip na parang akmang-akma doon sa tema na gusto mo, and then akmang-akma sa beat na gusto mong lapatan. Tapos hahanap, tsaka mo pa lang siya hahanapan ng salita ano. Yung pagkakasyahin mo yung mga pagkaka-chop-chop ng syllables doon. So hahanap ka ng tamang salita doon na maisasaksak mo lahat ng syllables, no? So ganito yung ginawa niya. So maghahanap ka ngayon ng ganung salita na tatlong katinig, tapos galing nun. Nakakasikip talaga ng dibdib, nakakainip talaga pag-ipit. Tamang kapapanlibo na sa bibig, napangangap ang binukayang bibig. Tila ang mga bakal nabibili na repa. Tama ang mga glock ay nabibili ng pera. Oh shit, okay. Woohoo. Woo, okay. Totoo naman kasi, no? Ha? Yung glock, easy lang yan. Nabibili yan. Ha? Basta sakto yung pera mo, no? Basta dun sa basta yung pera mo ay sakto sa presyo ng glock, no? At kompleto yung papeles mo. Kikinig ka teka, yaong isang putok ay sundot sa yung nagbibingihang tenga. Sige labas mga nagtatapang tapakan, makita nyo kaya nyo rin naman lumaban. Sa aming pagbira baka ang utak nyo mag-dry up, mag-umasa pag ganitong copy at the line up. Sige labas mga nagtatapang tapakan, makita nyo kaya nyo rin naman lumaban. Sa aming pagbira baka ang utak nyo mag-dry up, mag-umasa pag ganitong copy at the line up. Marami nang nahihiba, akala mo na iibang estilo ang tinitibang. Kayo'y mga nawili lang sa kakagaya nyo doon sa inakala nyong nauna. Mga deputa, eto bakuna. Kasi kaululan nyo ay isinagad dahil sa inilahad ng hari nyo binasag ang peking gan. Akala nyong walang kapasidad kahit di ko isagad ay tatadyakan ka ng realidad. Naintibago yung mga ginagawa nyo kasi nungalingan pinapakain nyo sa tao. Usapang skills, wag magpaka-press kung masyado ang pirmes. Kambaldado tong the best, binangga mo. Ito lang ano mga kapatid, no? Sa dami ng pag... Dahil ang tagal na rin panahon, ano? Ang dami, ang tagal na rin panahon. At buti na lamang, no? Recorded, documented ang mga nangyari nung araw. At malaking patunay doon yung isang track na pinagsaluhan ng dalawang hari, ano? Okay. Yung kwento kasi, pag pinasapasa yan, no? Yung tuyo, nagiging bangus yan. Nagiging pating sa dami ng pagkakapasa-pasa, no? So, mabuti na lamang, no? Yung pinagsamahan ng dalawang hari ay documented, mga kapatid. At mayroon talaga silang mutual understanding na talagang silang dalawa ang nasa itaas, no? Top of the food chain, okay? Ang nangyari, itong si Master Rapper, siya yung talagang parang naging mukha ng musikang rap, no? Pero yung nag-abot ng kamay sa mga kapwa manunulat na nangangarap ding maging sila ay si King AE, mga kapatid. Alam nyo kung ano-ano mga hakbang na ginawa niya, no? Inimbitan niya, nagtayo siya ng record label, tapos inilapit niya yung musika sa mga taong gustong sumulat na kumbaga, ini-stretch niya yung kamay niya para makakapit yung mga gustong sumama. Ganun. So, kung kayo na naniniwala sa iisang hari lang,
Aba, eh, ulitin nyo, ano, mag-ano kayo, bumalik kayo sa history at tingnan nyo kung gaano ang respetong inaabot ng master rapper sa King AE, no? Bisitahin nyo rin at i-open nyo yung utak nyo, hindi yung puro hate lang, no? Kasi kung hindi nyo kayang igalang yung desisyon ng hari na kinikilala nyo, dog, better let go, man. Mag-iba ka na lang ng kultura kasi hindi ka loyal. Overrated bitches, pagbitaw sa paglam. Yung blanco crosshair ko, sakto ulo ko sa paglam. Ira ko, laking hambalos at kayo sa paglam. Di sa kabaong ang diretso mo, kundi sa paglam. Kadadura ko, saluhin mo yung apoy sa aking bibig. Magkaiba yung ang titindi na nito, man. Lalong lumalakas, no? lalong tumitiba yung mga general. Kumbaga parang ito yung mga samurai na dalawa na yung klase ng espadang hawak, no? Grabe. Pugot kong pugot yung mga kamay. Di mo sa panggap sa unang dinig. Ito'y hapag na kung saan ikaw ang handa sa aming plato. Kahit siwang maliit ay tatagos. Kahit magdagos yung bull. One shot kapag tinama ka wasak. Mala world war to. Gamit barit pang sibak. Ito yung karit pang warat. Katawa siwa sa bumo. Kahit daple sa balibag ay may tutulong na dugo. Ganito ako ka. Galing niya, no? Ganito yung sinasabi ko, mga kapatid, ano? Ito yung digmaan sa letra, no? Tagisan to ng pagalingan ng pagsulat, mga kapatid. So hindi ito ibig sabihin na babalahura ka ng kapwa mo manunulat. No, competition to. Competition ng pagsusulat to. So kung ikaw ay gusto mong mapunta sa itaas, galingan mo rin. Pahalimaw, di na kaya. Taliman mo rin yung sulat mo nung nakakahiwa ng ibang sulat. Pantayan, sungay nga ni Lucifer ay nagawa kong sakayan. Tunggalo lang ang sakala mga kadi. Ang galing ng pagsasalarawan na yun. Sungay nga ni Lucifer. Ni Lucifer na gawa kong sakayan. Di nakalagang digmaan to ng matitibay UFC sa katayan. Wala ng preno ang bibig, parang legit na kapitbahay. Di gulong ng mga kwentong tatago sa iyong buhay. Okay. Man, you put a smile on my face, man. Ang galing na yung sa chismosang kapitbahay. May kung sa hukay magpaalam sa naiwang salapi. Sa mundong to, sarili mo lamang ang legit na kakampi. Sige, labas mga nagtatapang kapangan. Makita nyo, kaya nyo rin naman lumaban. Sa aking pagbira, baka ang utak nyo mag-try up. Mag-uba sa pagganito, kapit at line up. Sige, labas mga nagtatapang kapangan. Makita nyo, kaya nyo rin naman lumaban. Sa aming pagbira, baka ang utak nyo mag-try up. Mag-uba sa pagganito, kapit at line up. Sa galing ilalim pa akong malas. Uy, abunay mga kapatid, oh. Okay. Hindi ko masyadong naririnig si Abunay, no? Hindi ko siya masyadong naririnig, pero tanda ko, mga kapatid, tuwing dadampi si Abunay sa aking tenga, talaga namang grabe. Nag-iiwan to ng marka si Abunay, man. Matalim to. Ha? Isa ito sa mga talim ng asero ng SAG Pro, no? O nga, matalim nga. Banat! Sino nakasali pangalan, walang respeto, wag galang X marka kang maglasa. Bunga nga mo tangina, di nyo maitatanggi pa. Bawat sulat ko'y apoy sunog ang kada maanggihan. Pusta, sa demonyong may impyerno sa tugma. Pusta, lagi karangalan pagkatumigma. Pista, do'y mga payaso, ngiti lang aso. Golem ko sa gulang pero tira ko ay ako. Nakita nyo yung ano, nararamdaman nyo ba, mga kapatid, yung sulat ni Abunay, mga kapatid? Nandito yung intention, ano? Yung intention ng talaga namang pakikipagdigma, ano? Yung beast mode, man. Talagang war zone talaga. May ano siya, yung nandun siya sa bubble niya na talaga namang sinong lumapit, tabas sa akin. Ganun siya. Ang ganda ng intention ng sinasabi niya dito, ano? Man, bukod sa malupit na yung sulat niya, yung intention pa ng pagkakabigkas niya, ano? Tumataas yung tension. Ganda dapat kapag ako nanumpat. Lalo't panupat, panay tumpat. Tas walang binagbat. Tas puro yabang pa at hangin. Muntik ko nang palipasin. Kaso katero ng mukha mo, aking baseball bat. Nakakagigil mga taong to. Ano to? Mukhang bola yung kalaban. Raot at buhat bangko. Dilingin dapat ulo. Tas palamon sa kagrupo niya. Kung sige magsipila. Konektado bawat. Wow, grabe yun, ano, gigilingin yung ulo tapos papaka. Wow, brutal naman nun. Tira, korte, masarap sa tenga, pero masakir ang tema. Ako'y masyado ng magulang, dami niyong masasab. Okay, here we go, my brother right here, MC Crane, let's go. Uzi type shit, pag tumira maramihan.
aming aaray. When I shoot this black randomly, huwag bida-bida kung ayaw mo dyan ma-brandonly. Get your mind right, dito puro mo kasalinyahan ko maati kahit di ka nagkukoka. Brandon Lee, yung fighter yun, di ba? Tama ba? Kulang ka pa, magtawag ka ng reliever. Bayan to bawat shibe pag ako ang nag-deliver. Ba't ang kikitin? I hope you fucking bitch. Dahil awakan mo ang vision mo, kailangan mo ng fish eye. Pera, pera, his was gone. Fish eye, yung lens. Yung lens ba yun? Yung lens yun, ano, yung nag-wide. Okay. Strip you off the mic, bitch, Cardi B. Ngayon kayo ang magbabayan and your rent is due. Basang-basa ko mga addict lab. I'll strip you off the mic. I'll strip you off the mic. Okay, Cardi B used to be a stripper, okay. Mas residue, kung di mo respetuhin mga history. Wala kang punto, parang player kang may injury. Okay yun, lupit nun, ano, wala kang punto, parang kang player na injury. Damn. Wala kang punto, when it comes to basketball, wala kang points. Pero yung punto, yung basta yung pananaw or something, basta. Pagbigatan ba sa aking karubekta? Sa aking Eto, idol ko to, Homicide, man. Okay. Banat. Basta kang mabigatan ba sa aking karubekta? Sa aking kinig ka mati kahit di ako propeta. Diretsong mensahe lang to, walang anta-antaan. Drama naging bumanat, pwedeng panlagay sa creepypasta. Tangina mo, kung titira ka lang ng bilet. Mga nag-iigib ng tapang sa internet. Kung gusto mo, pumili ka sa amin ng isa. Maranasan mong sarap kung paano ba paralisa. Isilan to bata, pwede mo na bang subukan? Pag med bumalik, huwag kang magsisinan lubusan. Walang talapong banat na magbabaka sakali. Reputasyon mo. Yung mga sundot-sundot niya dito. Ano? Sige! Wag na! Sakit pala sa lalamunan nun, ano? Homicide, motherfucker, man. You, hey, yo, beast! Sa akin magkakanta, bali-bali. Makakatakbo ka, pero hindi makakatakas. Tukin mo ang hangko, aabutin mo almuranas. Sino gusto mag-sipil, you ready to palagi? Sino? Alaga ba naman sa hasa ang aking lagari? Hindi makalabas yung nagdamang kaba. Ay, pusa. Ala na, overkill na talaga, man. Kagaya lang sinabi ko kanina, yung mga samurai na mga nandito, dalawa yung katana na hawak, man. Inalaga pa naman sa hasa ang aking lagari. Hindi makalabas yung nagdamang kabangan. Puro mga bading ngayon naglalabasan. Sila-sila ngayon ang nagsutsupaan. At mga bata na nag-iiyakan. Wala pa nga kung nasa na nga ba yun, ano? Ah, busy. Nagpapalit lang ng lampin. Hindi ko napigilan. Huwag mo nang gawin tanga ang kabataan. Dati ka nang sanay sa mga pasalingan. Puta, no, ang sakit man. Ang sakit, grabe. Para akong itinutulak ni Tiwakal na grabe. Kung yung tinira mo, hindi ka nabawian. Ako, subukan mo nang ikaw ay panggigilan. Okay. I-play natin to. I-mute lang natin. This man's horrifying condition. Okay. Man. Wala na akong nasabi, no? Pasensya na kayo. Ano, ramdam na ramdam mo na. Ano? Kumbaga, lalong ano, lalong para akong iniluluto sa, ano, sa anghang na, ano, iinit na mga salita nila dito. Ano, grabe, no? Dogsta, Pilosopo, Talahib, Mr. Shen, Taga Ilog, tapos Bala Subas, Abunayop, Sag Pro, MC Crane, Homicide, Tiwakal, God damn. Man, ang lupit. Sumakit yung mata ko sa pagpikit eh. Ano, nararamdaman ko na para akong lumilit ng lumilit sa tindi ng salita nila. Grabe. Man, that is one of fucking powerful track, no? Ang lupit, man. Ang haba pala nitong ad na to. Skip na natin to. Okay. Man, so that is Sekigahara. Man, ang lupit ng lineup na yun. Oh, God.
So naglabas sila nung nakaraan lang yung may mga music video. Tapos ito na man, ang sisipag talaga ng ating mga idol, no? So yung mga idolo, no? Kailan rinig ba tayo sa kabila? Parang ala naman, mga busy yata sila sa pagpapagawa ng bahay, tindahan, mga ganun. Walang masama doon, pero namimiss ko na sila, no? No, I'm just playing, okay? Okay, well, I guess that's it for this reaction video. If you are one of those guys na hindi pa ka-membro or kabilang ng ating maliit na pamilya, ay feel free to subscribe, hit that subscribe button, and turn on that bell. Lagyan mo lamang yung sana all so you can be notified every time I put up a video. Man, maraming salamat sa mga napakinggan natin to. Once again, Dogs the Philosopher, Talahi, Mr. Shen, Taga-Ilog, Balasubas, Abunay, MC Crane, Homicide, T. Wakal. Maraming salamat sa lalim ng mga halimaw na sulat nyo. No? Grabe. Hey, looking forward to hear you once again, man. Or more tracks to come. Man, maraming salamat. And again, watch out, man. Maraming bumabagsak dito sa mga idol natin at tatry nating mag-keep up kung ano man, ano. I don't think na I'm gonna cope up with this thing. Sobrang antindi nito, ano. Hindi ako gagaling dito, grabe. Man, maraming salamat sa inyo. Once again, ako po si Wiso Steel Skin ng Malagueros, Bulacan's Finest Production or BF Pro. Maraming salamat po and I'll see you on the next one. Peace. Y'all stay safe. Keep on wearing that mask.